Mabiyayang umaga mga kapatid sa bawat isa sa atin. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion and our today's precept in which we need to agree, believe, claim, and declare as what I repeatedly say, hindi po sapat na ang salita ng Diyos ay atin lamang binabasa, atin lamang pinag-aaralan o atin lamang pinapakinggan. Kailangan po natin itong sang-ayunan ng buong puso, sampalatayanan ng buong puso, ang kinin ng buong puso at ideklara ng buong puso ng magkagayon, ito po ay maging makapangyarihan at magkaroon po ng katuparan sa ating mga buhay. Brethren in Christ, let us read here in Ephesians 2:13, Tagalog ang Biblia. Datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. And in Amplified Version, Ephesians 2:13, but now in Christ Jesus, you who once were so far away, through, by, and in the blood of Christ have been brought near. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pong pagbubulayan ngayon mga kapatid. We all know na ang author po ng Book of Ephesians is no other than Apostle Paul himself. And it was written to the churches at Epheso, Brethren in Christ. And of course, Ephesians Church ay located po ito mga kapatid sa Asia Minor. At sinasabi po dito ni Apostle Paul, Brethren in Christ, datapwat ngayon yung present, ang kanyang pinag-uusapan, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, ang sabi nga ng Amplified, through the blood of Christ, by the blood of Christ, and in the blood of Christ. Mga kapatid, bagamat nung una tayo ay nalalayo or hiwalay sa Diyos, tayo ay inilapit sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya now that we are children of God, we are born again, we are Christians, we are believers, Brethren in Christ, tayo ngayon ay inilapit at tayo ngayon ay nasa malapit na sa Diyos or inilapit na tayo sa Diyos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Kasi minsan, mayroon po mga kapatid pananaw o paniniwala na kapag medyo nakakagawa tayo ng mali, nakakagawa tayo ng hindi tama, mga kapatid, pagkaintindi ng marami ay nalalayo tayo sa Diyos or nahihiwalay tayo sa Diyos. Brethren in Christ, tayo once na inilapit na tayo ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo will be forever na malapit sa Diyos, mga kapatid. Kaya yan po ang ating pakatandaan because hindi naman po ibig sabihin na kapag ka nagkamali tayo, malalayo tayo, tas ilalapit na naman tayo, nagkamali na naman, malalayo tayo, ilalapit na naman tayo. Hindi po ganon. Once na tayo ay dinala na po at ipinagkasundo na tayo, inilapit na tayo sa Diyos, mga kapatid, will be forever na malapit na tayo sa ating Panginoon. That's why our today's perception entitled, We Have Been Brought Near to God. Kaya ngayon mga kapatid, tayo ay close, tayo ay intimate sa Panginoon. And again, magkamali man tayo, magkulang man tayo, makagawa man tayo ng hindi tama, mga kapatid, again, I'm not saying na lisensya ito para gumawa ng mali. Ang sinasabi ko kasi anticipated na po ng Diyos na nobody's perfect, na kahit tayo ay mga anak ng Diyos, born again Christian at mananampalataya, ay talaga nagkakamali pa rin po talaga tayo at nagkukulang pa rin po tayo. But it doesn't change ng realidad na tayo ngayon ay intimate at tayo ay close sa ating Panginoon. Again, because we have been brought near and brought nigh to God, brethren in Christ. And our today's preaching, we are going to acronym the word RICHES, R-I-C-H-E-S. At ito mga kapatid, ang nangyari because of the blood of our Lord Jesus Christ. Through the blood,
in the blood and by the blood of Jesus Christ, we have been brought near to God. And first point, brethren in Christ, through His blood, we are now reunited with God. Kasi yun po ang description ng Isaiah, na ang nagpahiwalay sa atin sa Diyos ay ang ating kasalanan. And what the Lord Jesus did when He died on the cross, brethren in Christ, inabolish niya yung pader. Inabolish niya yung nagpapahiwalay sa atin sa Diyos. Walang iba kundi ang ating kasalanan. Kaya ngayon, we are now united with the Lord. Kaya sabi nga ng ating Panginoon, Ama, dalangin ko na sila ay maging isa tulad nating iisa. Kaya we are now one in God. At pinatunayan din niya ni Apostle Paul na wala ng Griego, wala ng Hudyo, wala ng Hintil, tayo ay iisa sa ating Panginoon. Because tayo ngayon ay united with the Lord. We are now dwelling in the presence of the Lord. And second point, through His blood, we are now intimate to God. Maganda po yung salitang intimate, mga kapatid, dahil yun yung sinasabi ng ni Apostle Paul na no one can separate us from the love of God. Kaya pagka tayo, once na intimate na tayo sa Panginoon, we will be forever intimate with God. Hindi na po tayo malalayo, hindi na tayo mahihiwalay. Tayo ay intimate, meaning to say, too close sa ating Panginoon. Kaya maging ang pintig ng ating puso, alam ng ating Panginoon, maging ang ating mga iniisip. He knows everything about us. And even nga, yung bilang ng ating buhok, He knows, brethren in Christ. Bakit? Because our God is too intimate with us. Yung atin din pangangailangan, mga kapatid, batid na po ng ating Ama sa kalangitan na kailangan natin ang mga bagay na ito. Why He knows everything? Because He's not just close, He is intimate to us, brethren in Christ. Ang description ko nga, tayo ay laging kinakalong ng Diyos, laging niyayakap ng Diyos, at laging nasa piling tayo ng Diyos, brethren in Christ. That's how we are intimate sa ating Panginoon. And third point, through His blood, we are close to God. Naalala ko ang sabi ni Apostle James, draw near to God and He will draw nigh to you, mga kapatid. And resist the devil and the devil will flee from you. Ganun po, kapag the more na we become closer to God, the more na tayo ay nalalayo sa mga lalang, gawa, plano, at mga taktika ng kaaway, mga kapatid. And praise be to God, because of the blood of Jesus Christ, we are now close to God, mga kapatid. Ibig sabihin, malayo tayo sa kaaway. Kasi sabi ko nga, na the more na we draw near to God, the more na lumalayo tayo sa kaaway. Pero kapag lumalayo tayo sa Diyos, not knowingly, napapalapit tayo sa kaaway. Pero tulad ng sinabi ko, dahil sa dugo ng ating Panginoon Jesucristo, tayo ngayon ay malapit sa ating Panginoon. We are close to God and we can now resist the devil and he will flee from us, brethren in Christ. And fourth point, through the blood, through His blood, we are now held by God. Ibig sabihin, hawak na tayo ngayon ng ating Panginoon. Actually, ang description sa Bible, tayo ay talan sa kanang kamay ng Diyos. Hawak tayo ng kanang kamay ng Diyos. We are not the one holding God, brethren in Christ. God is the one holding us. Kasi kapag tayo ang may hawak sa Diyos, there's a tendency na mapagod tayo, mangalay tayo, manghina tayo, pwede tayo makabitaw. Pero mga kapatid, ulitin ko, we're not the one holding God. God is the one holding us. Na kahit mapagod tayo, manlupay-pay tayo, mga kapatid, or sabihin natin, mangalay tayo, hindi pa rin tayo malalayo sa Diyos. Bakit? Siya kasi ang may hawak sa atin at hindi tayo bibitawan ng Panginoon. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, no one can snatch us out of the hand of God. Wala na pwedeng makaagaw sa atin sa kamay ng Diyos. Again, tayo ay hawak-hawak ng kanang kamay ng Diyos at hinding-hindi ka bibitawan no matter what, no matter how, because
Dahil sa dugo ni Kristo, tayo ay napalapit sa Panginoon. Walking together with the Lord. Actually, sabi ko nga, mga kapatid, ang paborito ko ay yung footprint in the sand na sabi po ng narrator, brethren in Christ, na notice niya that there is two pairs at of footprint in the sand. And ngayon, ang sabi niya, when I needed you most, I noticed na there is only one, ay isa na lang pair ng footprint ang nakita niya. Mga kapatid, ano ang reply ng Panginoon? Sabi niya, it was then that I carried you. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, hinding-hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon, at lalong hindi ka bibitawan ng Panginoon. That is His promise, that is His covenant in Hebrews 13:5. I will never in any way leave you, forsake you, abandon you, and fail you. Kahit anong paraan, kahit anong mangyari, hindi ka bibitawan at hindi ka iiwanan ng Panginoon, because again, tayo ay talan ng kamay ng ating Panginoon. And fifth point, through His blood, we are now enfold by God. Pag sinabing enfold, brethren in Christ, tayo ay surrounded by God. We were embraced by God. Kumbaga, ang ginawa ng Panginoon, He sent out His angels para tayo ay ingatan. Yun ang sinasabi ng Psalms, mga kapatid, at maging po sa Hebrews chapter 1, na talagang tayo ay may mga ministering angels, at ang mga angel na yan ay sinugo ng Diyos para ingatan tayo, mga kapatid, upang hindi tayo mapahamak ni masumpad ang ating mga paa sa mga bato. So we are well protected in the Lord because we were enfolded by God, mga kapatid. Kaya nga tayo ay, we are walking in the Spirit, we are walking in light, brethren in Christ, and we are walking in the presence of the Lord. At doon sa presence ng Lord, we were enfold. Have we recalled what happened to the Israelites when they were in the wilderness? Mga kapatid, kita mo, pag araw, pillars of cloud ang nakikita nila, pag gabi, pillars of fire. Yung presence ng ating Panginoon, pag ang kalaban nila ay nasa likod, mga kapatid, nasa likod ang pillars of fire to protect them. At kapag ka sila ay naglalakbay para hindi sila maligaw, hindi sila magwander, the pillar of clouds ang nangunguna sa kanila to guide them, to lead them. So ganun po ang presence ng ating Panginoon. We were enfolded, we were surrounded by His holy angels, we were surrounded by His presence, at higit sa lahat, we are covered by His precious blood. And last point, brethren in Christ, sixth point, through His blood, we are now surrounded by God. Minention ko na po kanina na we were surrounded by His holy angels, brethren in Christ. Kaya salamat sa Panginoon. Not knowingly, hindi mo natin nakikita because they were spiritual being, mga kapatid, pero araw-araw may nakikipagbaka sa atin ng mga anghel to protect us against the schemes and the wiles of the enemy. Tandaan po natin yan. Kasi yung sinasabi ni Pablo na araw-araw nagpapakawala sila ng palasong apoy para targetin tayo minuto-minuto, oras-oras, araw-araw. Pero we were fully armored, brethren in Christ, kasi meron tayong helmet of salvation, breastplate of righteousness, belt of truth, shoes of the gospel of peace, belt, sabihin natin, shield of faith, and sword of the Spirit. So fully armored tayo, mga kapatid. Surrounded tayo ng salita ng Diyos, balot tayo ng salita ng Diyos, balot tayo ng presence ng ating Panginoon, and we were surrounded by His holy angels. To sum up of our today's preaching, brethren in Christ, we acronym the word riches, R-I-C-H-E-S. First point, through His blood, we are now reunited with God. And second point, through His blood, we are now intimate to God. And third point, through His blood, we are now close to God. And fourth point, through His blood, we are now held by God. And fifth point, through His blood, we are now enfolded by God. And sixth point, last point, through His blood, we are now surrounded by God. And these are the acronym of the word riches: reunited, intimate, close, held, enfolded, and surrounded by God.
And it's all because of the blood of our Lord Jesus Christ that was shed on the cross of Calvary. Salamat, because through His blood, inilapit tayo sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Our today's promise, pangako ng Diyos, nang tayo ay inilapit dahil sa dugo ni Hesukristo, na kahit anuman ang mangyari, hinding-hindi na tayo sa Diyos malalayo. Let me repeat and let me emphasize, brethren in Christ. Pangako ng Diyos, nang tayo ay inilapit dahil sa dugo ni Hesukristo, na kahit anuman ang mangyari, hinding-hindi na tayo sa Diyos malalayo. To God be all the glory, let us pray. Heavenly Father, salamat sa iyong kabutihan, katapatan at kadakilaan sa aming mga buhay. Salamat po sa inyong proteksyon dahil lagi po ninyo kami kino-cover up ng iyong banal na dugo. Salamat sa iyong pagliligtas sa amin sa mga sakit at karamdaman, disgrasya at kapahamakan, kasamaan at kasakunaan, maging sa mga lalanggawa at plano ng kaaway. Salamat Panginoon dahil paggising namin, kami ay ligtas Panginoon. Salamat din sa inyong provision sa araw-araw dahil kami na yung mga anak ay hindi po ninyo pinagkukulang. Truly that your grace is sufficient and more than enough for us. At salamat Panginoon dahil pinagpala nyo na po ang buong aspeto ng aming buhay. You blessed us spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, and financially. And the reason why you blessed us for us to be a blessing to everyone, kaya minsan pa sa araw na ito, kami na naman po ay magiging blessing sa lahat ng tao. Una, sa aming pamilya, pangalawa sa aming iglesia or church, pangatlo sa aming komunidad, at pang-apat sa negosyo na aming pinangangasiwaan o institusyon na aming kinabibilangan, school man ito Panginoon o anumang grupong aming kinabibilangan, kami Lord ay magiging pagpapala sa kanila. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na walang sawang naglalaan ng oras at panahon upang makipagbulay-bulay na iyong mga salita. Your word will not come back void. Ito ay patuloy na magdudulot, magbubunsod at magdadala ng biyaya at pagpapala sa aming mga buhay. Whenever they have prayers right now, I ask all in your name, Jesus, that everything will be granted unto them, because according to your promise, whatever we ask to the Father in your name, Jesus, everything will be given unto us. That's why, Lord, all of their prayers right now ay aking pong hinihiling sa iyong pangalan, aming Panginoong Jesus. Ito man ay kaligtasan, kagalingan, kalakasan, kalusugan, katugunan, katagumpayang, kaginhawaan, katiwasayang, kapayapaan. Lord, whatever they are praying right now, I declare all in your name that everything will be granted unto them. Thank you, God. Thank you, Jesus. Now that we have been brought nigh and near to God through your blood, Jesus, we will be forever intimate with God. Salamat, God. Salamat, Jesus. Dahil kapag intimate kami at close kami sa iyo, wala kaming dapat ikatakot, ipangamba, ipag-alala at kabahala, because everything will become well. Thank you, God. Thank you, Jesus. And this all we pray in Jesus' mighty, mighty name. Amen and amen. Good morning, brethren in Christ. May God bless us all.